The Rising Star, nakilala niyo na ba siya? Sino nga ba siya? Siya si Hannah Nolasco, isang teenager, isang singer. Sa loob ng kalahating oras, samahan ninyo ako mas kilalanin pa si Hannah Nolasco at ipapasyal din namin kayo sa Hannah's Beach Resort and Convention Center. Dito yan, sa Pugudpod, Ilocos Norte. Nagsimula sa kalukohan, walang pansinan at edmahan, pakipot ngunit may gusto naman. Sa mura niyang edad ay malayo na rin ang narating ng teenager na si Hannah. Nitong August 2014 lang ay inilunsad ang kanyang debut album, kung saan tampok ang kanyang career single na Pexman. Kasama rin dito ang ilang awitin na talaga namang bumihag sa interes ng kabataan. Superman, ang puso ko'y sa'yo sumemplang. Pexman, Batman, Superman. Samahan niyo akong pakinggan at tuklasin ang kahulugan ng mga ito kasama mismo si Hannah Nolasco, The Rising Star. Ano ba yung meron sa Pexman kaya favorite mo na? Pexman, parang nag-promise ka sa... sa love mo, ganun. Ano yung favorite line mo dun? Pexman, Batman, Superman. Pexman, Batman, Superman. Ba't kami mga binanggit na superheroes dun? Kasi hero siya. Yung sila yung magliligtas sa buhay mo. Malalim. Sino to, Hannah? Wala. Clue lang, clue. No comment. Very showbiz. Kalukohan, walang pansinan at edmahan, pakipot ngunit may gusto naman. Sunod na ay mga kulitan, mababaw na mga tampuhan, at na-develop ang pagmamahal. Pexman, Superman, ang puso ko'y sa'yo sumemplang. Pexman, Batman, Superman, ang love mo ang inaasahan. Pexman, Batman, Superman, sa'yo tumambling at di simula sa kalukohan, walang pansinan at edmahan, pakipot ngunit may gusto naman. Sunod na ay mga kulitan, mababaw na mga tampuhan, at na-develop ang pagmamahal. Pexman, Batman, Superman, ang puso ko'y sa'yo sumemplang. Pexman, Batman, Superman, ang love mo ang inaasahan. Pexman, Batman, Superman, sa'yo tumambling at di naman. Wish ko lamang sana Pexman.
Yung next naman, yung in love. In love. Ayan, so nag-pex man na, tas next in love na agad. So, saang part sa buhay mo ka na in love? Mga kailan yun? Latest. no, fourth year. Fourth year, graduate ka na. So, last year lang. Yes. Okay, so na-in love ka. Ano ba yung pakiramdam kapag in love si Hannah Nolasco? ano, masaya. Yes. Hindi mo mapaliwanag? Hindi talaga. Kasi feelings hindi mapapaliwanag yung feelings. So, ayan na, ang feelings daw hindi mo siya mapapaliwanag. So talagang masaya ka lang, sabi ni Hannah. So ano naman yung favorite line mo dun sa in love? Ano? Nakaka-lurky. Nakaka-lurky. Yan ang favorite line niya sa in love, nakaka-lurky. Kailangin mga tanong sa puso at isipan. First step ko lang. Bawat sandaling kasama ka, ako'y anong saya. Even in my dreams, sa'y naroon ka. Every moment I embrace kita. Hawak ang kamay ko at nilalambing mo pa. Ang magmahal pala'y sariyang nakaka-lurky. It rocks my soul and makes me crazy. Saktan lang kasi I'm waiting all the time. So call mo sa aking CP, sa Twitter, email at sa FB. It makes me feel your love belongs to me. Love, love, yan ang alam ko. Lubos na sumasaya. Pag naiisip ka, hindi ko hahayaan na magbago pa ito. Ilove sa'yo. Bakit mawala nang madama? Ang damdamin na kakaiba. Bawat sandaling kasama ka, ako'y anong saya. Even in my dreams ay naroon ka. Every moment I embrace kita. Hawak ang kamay ko at nilalambing mo pa. Ang magmahal pala'y sariyang nakaka-lurky. It rocks my soul and makes me crazy. Hindi ko keri ang masaktan lang kasi I'm waiting all the time. So call mo sa aking CP, sa Twitter, email at sa FB. It makes me feel your love belongs. Sa Twitter, email, at sa FB. It makes me feel your love belongs to me. It makes me feel this way. In love. Sa sobrang in love sa'yo, ibibigay ko ang lahat. Nasubukan nyo na bang ma-in love? Ano nga ba ang pakiramdam kapag ikaw ay tinamaan na ng pana ni Cupido? Alamin natin yan sa ilang awitin ni Hannah Nolasco, The Rising Star, sa aming pagbabalik. Third song mo ay? Tinamaan ako. Ano? Tinamaan ka. So, paano ba natatamaan si Hannah? Parang pinana ni Cupido.
Kapag sa tenga ang ngiti mo, ang sabi mo'y kay ganda ng araw mo. Hello sexy ang pati mo, nahihiya tuloy ako. Wika mo pa ako ang nag-iisang prinses. Balita ko, meron kang mga mall tour. Wow, ibang level ka na. Nasaan mga malls ba to? Noong una dun sa sa Lawag. Ayun yung pangalawa. So, ano nangyayari kapag merong mall tour si Hana? Ano, kumakanta ako, tapos may mga guests, like sila Kuya Fifth, sila Alec, Axel Torres. Okay, masaya na may experience. Masaya, pero nakakapagod. Sunod na ay mga kulitan, mababaw na mga tampuhan, at na-develop ang pagmamahal. So mula sa mall tour naman, balita ko nagkaroon ka ng isang grandeng celebration, 16. So 16 years old ka pa lang, Hana. Tapos rising star ka na. Okay, so ano nangyari nung sweet 16 mo? Maraming pumunta na mga guests like sila Brian Turmalo, tapos si Jake Vargas. Maraming mga kamag-anak na nandun. Tapos yung sobrang nakakapagod na feeling talaga. Yun yung first time kong makaranas ng pagod sa pagkakanta, sa pag-entertain ng mga tao. Isn't she crazy, crazy, beautiful? Isn't she strange? Anything else I would like to thank each and every one of you for coming today for the 16th birthday of my only daughter, Hana, and of course the launching of her album, Text Band. She got a classic style, I saw her own, a smile you can hear through the telephone, and she says she's a rebel, but she's way too sentimental. And she's precious even when she's mad, gets angry, and I start to laugh, and I know that's nothing. Just pushing.
so close. We're kissing like Eskimos. A little bit much, I know, I do. With all the blessings na kanyang natanggap, ano pa nga kaya ang hiling na tinuguri ang The Rising Star, Hannah Nolasco? Sana matapos ko yung med, yung course ko, okay, ng pre-med. Kasi gusto ko i-pursue yung, kasi natapos ni Papa Medtech sa USP. Kaso hindi siya nag-doctor. So, ang gusto ko i-pursue yung pagdodoktor na. Tapos ako yung maging doktor. Ba't ba gusto mo maging doktor? Kasi, ano, yung gusto ko yung makatulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong, yung gusto ko rin yung magpatayo ko ng parang para sa mga bata, yung parang yung sa scholarship. Yeah. Okay, so talagang very goal-oriented ka, Hannah, kung yung dad mo meron kayong beach resort. Siguro in the future, pag naging doctor ka, magkakaroon mo ng sarili mong hospital. Diba? Tapos yung isang daycare nga para sa mga children. Sa aming pagbabalik, buong tapang naming susubukan ni Hannah ang real adventure na hatid ng Hannah's Beach Resort and Convention Center. Sa samut-saring activities na pwedeng subukan sa Hannah's Beach Resort and Convention Center dito sa Pagudpod, Ilocos Norte, ano-ano kaya ang best para sa ating The Rising Star? Banana boat, jet ski, and ATV. ATV? Yes. Okay. And of course, balita ko, ano itong linya na? Zipline. Zipline. So yan, so banana boat, jet ski, ATV, at saka yung zipline. So ano bang meron sa banana boat? Balita ko, binabaliktad naman yung mga sumasali dyan. Yes, kaya yun yung gusto ko eh. Gusto mo ng thrill sa mga activities? Yes. Pero sino usually kasama mo dyan kapag nagbabanana boat? Yung mga gusto rin mahulog. Patay, mukhang ayoko mahulog. Yung mga kaibigan ko. And kapag jet ski naman? Jet ski kasi mabilis siya. Okay. Tapos ikaw mismo nag-drive? Yes, ako. Wow. Talo ako. Okay. ATV. Ako rin nag-drive. Ayun. So, 'di ba? Kasi 'di ba isang buong ano path talaga hanggang dulo. Ayan. So, syempre para malaman natin kung anong feeling nitong mga amenities, yung top 4 amenities ni Hannah, pupuntahan natin 'yan lahat isa-isa. Okay? So, huwag tayong magpapahulog, please. Magpapahulog. Okay, sige ma'am. Alright, ito na. Nandito na kami sa pinaka-inaabangan dito sa Hannah's Beach Resort. Ang banana boat! Okay, kasama ko rin ang aking mga friends. Are you all excited and nervous? No. Grabe. Ako, I am so nervous kahit third time ko na to kasi balita ko, papataob to. Pero let's see if we will survive. So, samahan niyo kami. Ang alat!
Four times kami umikot. Four times, tapos twice kami bumagsak. How was it? It was good, ladies and gentlemen. It was good. Kumusta yung breathing mo? Breathing. Breathing ko. Okay naman, ladies and gentlemen. Once again. Let's go. Let's go. Ako let's lang go. Po yung kumanta let's sa kanila. Ako lang yung kumanta. Kinanta ko yung kanta niya kagabi. So ito na yung last water activity natin, ang jet ski. Kanina banana boat, sobrang natakot tayo doon pero masaya. Ngayon naman jet ski at dahil mas bihasa sa akin si Hannah, siya magdadrive sa akin. Okay ba yun? Okay lang. Okay lang. Tanda mo. Inakabahan na yung matadayo. Okay, so let's try. Tapos mamaya susubukan ko rin magdrive. Matapos nating subukan ang water activities, it's time for land sports. Alright, nandito tayo ngayon sa ATV at kasama ko pa rin si Hannah. Hello Hannah. Hi. Okay, so medyo kinakabahan ako kasi medyo bihasa na si Hannah dito sa ATV at balita ko gusto niya mag-race. Gusto mo ba mag-race? Yes, absolutely. Absolutely. Nakabahan ako. Okay, sobrang exciting ng feeling kahit third time ko na nandito. Parang fresh pa rin lagi yung pakiramdam. Next stop, zipline. Pero hindi sa ordinaryong zipline, ha? Kundi sa pinakamahaba sa buong mundo, over water. Usually, lahat ng mga nagzi-zipline ay kinakabahan tulad ko. Pero si Hannah, walang kakaba-kaba. Bakit? Kasi this is my end time. Para... hindi mo na siya mabilang. Sabagay, ako pangatlo ko pa lang to, pero siya, hindi niya na mabilang. So, Hannah, since singer ka, kung merong isang kanta na nababagay dito sa zipline ng Hannah's Beach Resort, ano yun? Kantahin mo. I need to be the one who takes you home. Ready na, ma'am? I was alive. Ready, ma'am? Sa aming pagbabalik, firing naman ang aming susubukan ni Hannah Nolasco, ang tinaguriang The Rising Star. March 2015, nagbukas ang Myra Ira Shooting and Firing Range. At ngayong Mayo naman ay naganap ang isang firing competition na nilohokan hindi lamang ng mga kalalakihan kundi maging ng mga kababaihan. At ang mga shooters ay nanggaling pa mula sa iba't ibang panig ng bansa upang magpagalingan sa pagbabaril at para masungkit ang titulo sa iba't ibang kategorya. Bali yun na first Maira-Ira Shoot Fest Challenge, yun ay Invitational Shoot Fest, PPSA Sanction Level 1. Marami din mga babae na shooter. Isa na dyan si Miss Yvonne Ranada, isang lady shooter. Ma'am, bakit po ba kayo nahihilig sa ganyan ng klaseng sport? Kasi usually, kahit kami, nakakatakot, makarinig kayo ng putok ng baril. Ba't kayo na humaling sa ganyan ng klaseng sport? Well, actually, I wasn't really interested in the sport. But I was afraid of guns at first. But then my son who is a shooter, sabi niya, Mami, maganda yung grip po kasi you play tennis. Sabi niya, so why don't you try? Sabi, takot ako, just try. And nakita ko puro alpha-alpha yung na-aim ko. So I said, okay, let's go. So, and it's for my protection din as a public servant. A
At matapos magpakita ang gilas sa pagbaril ni Miss Yvonne, kami naman ni Hannah ang sunod na sumalang. Buhat sa cool and commendable escapade na hatid ng Hannah's Beach Resort, malaki na rin ang naging kontribusyon nito sa turismo ng Ilocos Region. Super duper. Sa dami ng turista. Hindi na dati kasi every summer season lang that yung observance namin, every month na talagang dinadagsa ng pagbukid. At ang dahilan nito? Isa, word of mouth. Kasi nga, nakikita nila sa Facebook, yung promotion ni Governor, itong facilities ng Hanas, which is ito yung pinakamalaki sa tourism facilities ng Pagudkod. Okay, so message siguro sa mga viewers, especially sa lahat na mga gusto mangarap, pero papasok pa lang din ng college, anong gusto mo sabihin sa kanila? I-focus lang yung studies, mag-aral lang ng mag-aral, i-set aside mo na yung mga nakakasira or nakakadistract sa mga sa pag-study. Invite mo rin yung mga viewers natin na bilhin yung album mo. Bili po kayo ng Texman album sa Odyssey and Astrovision. Siya si Hannah Nolasco, the rising star. Bagamat nagsisimula pa lamang ang kanyang singing career, kapansin-pansin na ang kanyang pagpupursige, dedikasyon at pagsusumikap sa karerang kanyang tinatahak. Hanggang sa muli po, ako po si Jules Giang.